Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Abagay noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, asihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal pa sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong kura paroko, Reverend Father Douglas Dibadong. Ang awitan ng Panginoon sa pinsariwan, pagliligtas niya sa atin, bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin, bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birheng si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyo'y ibabangon kong muli ang sambahayan ni David at aayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon kagaya noong araw. Sa gayon sasakupin ng Israel ang nalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nagaani pa ang manggagapas at gagawa pa rin ang alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ang aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain ng mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon na inyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa tayo pong lahat. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung ang magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Tugon? Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaog palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsisamang ganap. Sa balat na lupay pawang magahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Tugon? Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan. Magiging payapa at susunod ang mangidla sa kanyang daan. Tugon? Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah, wikay mo o nakikinig ako sa iyong mga sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Tumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay sinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng 13th linggo sa karaniwang panahon. Atin pong balikan ang mga salita na nawa ay tumimo sa ating puso't isipan at lagi natin mapagnilayan ang mga salita ni Jesus. Mga salita na dapat nating pinaghuhugutan sa mga panahon na kailangan natin ng gabay mula kay Jesus. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay." Lagi pong may panawagan sa Jesus na sumunod sa Kanya. Pero ano nga ba yung mga bagay, sino o ano ang mga nagiging dahilan para tayo lubusang makasunod sa panawagan ni Jesus? Ano yung madalas nating idinadahilan? Bakit ayaw? Bakit hindi pa? Ano yung dahilan natin? Nung Martes, ang sabi naman ni Jesus, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ng pananalig ninyo." Ito yung kwento kung saan ay nakasakay sa bangka ang mga alagad at habang si Jesus ay naroroon din, inahampas ng hangin, ng alon, ang kanilang sinasakyan, kung kaya't sila po ay nataranta, natakot, at ito po ang naging mensahe ni Jesus maging para sa ating lahat. Kung noong Lunes, ang panawagan ay sumunod sa Kanya, at ngayon, noong Martes, ano bang ikinakatakot natin? Napakaliit ba ng ating pananalig sa Kanya? At noong Miyerkules, sinabi rin ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako?" At sinabi niyang mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Ito yung pagdududa ni Tomas na talagang nabuhay sa Jesus. At nung Huwebes, sinabi rin ni Jesus doon sa isang paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatawad na o pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kung tayo man ay isa sa mga nagiging dahilan natin ay yung ating karamdaman, ang pinakaunang dapat natin pagtuunan ng pansin ay ang humingi ng tawad upang mas lumakas ang ating espiritual, kasabay na niyan ang pisikal na kagalingan. Nga lang, madalas nating pinaprioritize yung pisikal na kagalingan at hindi yung espiritual. At nung Biyernes kahapon, ang sabi naman sa atin, "Humayo kayo
at unawain ninyo ng mabuti ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Habag ang ibig ko at hindi hain. At ngayong Sabado, muli pinapaalala sa atin na kung tayo po ay susunod kay Jesus sa kanyang panawagan, hindi pwedeng magsabay ang pareho o ang dalawang ugali, yung luma at ang bago. Kaya nga sabi ni Jesus, walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan. Walang naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Sa mga sumusunod, nakikinig kay Jesus, ang alok ni Jesus ay bagong buhay. Malayo sa buhay na atin pong nakagisnan o nakasanayan. Hindi rin naman pwede magkaroon ng split o dual na personality. Mabait kapag nandito sa loob, pag sa labas, iba na ang ugali. O iba ang ugali sa labas, pagdating dito, iba rin yung ipinapakita o ipinapakilala nating ugali. Hindi magtutugma. Hindi aakma. Para bang sabi nga dito, no? Sasabog ito. E minsan, no? Mapapaisip ka rin, marami din talagang ang pumapasok ng simbahan, ang nagiging minsan, nagiging miyembro ng simbahan, ng mga ministries, organizations, pero parang nasisiraan ng ulo. E minsan nasasabihan tayong gano'n, parang mga sira ulo kayo, no? Kasi nga, hindi nagtutugma. Nababaliw. Minsan, talagang literal, may mga nababaliw sa loob ng simbahan. Kasi yung lumang ugali natin, ang ipinipilit natin na mag-adjust sa bagong buhay na binibigay ni Jesus sa atin. Marami sa atin, nagiging self-righteous, nagiging mapanghusga. Para nakalimutan natin kung ano tayo at sino tayo nang bago tayo tawagin ni Jesus. Muli, paalala ni Jesus, bagong sisidlan, bagong buhay, bagong ugali, bagong pagkilos. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng Mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi, at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkalobo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod. At naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, a Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Archdiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aaling ng sarili, sa gawa at panalangin. At mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santissimo Sacramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap
ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Pinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya tatatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ang bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinapalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Hosana sa kataasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, inawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Renato at Rolando na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa amin
bawat namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagtulot sa tukso at tiyadyam kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran
ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mamaya pong hapon, ang misa natin ay gaganapin sa loob po ng Fort Santiago. Alas 5 po ng hapon ang misa at magdala po ng payong kung sakasakali po na ulanin po tayo. Proteksyon at hindi po kayo magkasakit. At simula bukas, Linggo, ay simula na rin po ng ating pagnonobena para sa kapistahan po ng ating 15 taong pagkakatatag bilang parokya. Every 6 p.m. po ang misa natin. Simula bukas ng gabi hanggang sa July 15. At mismong kapistahan ay July 16. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, et Spes Nostra Salve. Ad te clamamus, exsulis filieve, te suspiramus, gementes e plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Elia estum benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepare the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us all. Amen. Good morning po. Good morning po. Nuestra Señora de Soledad, inang mapatis ng mga nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang sanginang tunay, kami sana'y huwag mababayan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mo, mga anak mong minamahal. De Soledad, inang mapakis ng mga mata ng pasakit, dahil sa Diyos na